Bakit pa masyadong komplikado yung machine na yan? Sinunod ko na. Siguro dapat may instructions sa baba, no? Meron siya. Ito, ah, yan. Sinunod ko naman Japanese ito. Naman. Hindi, ano naman. Ah, water. Tapos, nanood pa ako ng YouTube. Parehas naman ang ginawa ko. Akala ko, gelatin niya mga yan. Ito, oh. Ay, naman kasi, oh. Ang sarap pa naman. Ang sarap pa naman. Oo, itong ano na yan, para lang talaga dyan, ano? Oo, pangbala talaga. Ayaw magsara? Oo, eh, nung kanina na testing ko naman, sumara naman siya. Pag pinilit mo naman, pag nasira, masira eh. Paktay. Pero pag tinanggal ko na siya, masasara? Oo, wala nang bala. Ay! Sasara. May ngipin pala. Oo, ayun o. Kanina pang butas-butas na siya eh. Bakit? Pagkatapos niyan, bubutasan siya sa ilalim? Ano, dito o. Pakamalabas din. Na, doon nagigilip. Ah, sige. Buksan mo nga uli. Dapat siguro shoot na shoot itong ano, ito. Oo, ayun. Ano sa butas? Ayan. Ay, saan na? Flat na. Flat na. Pero kanina naman na trip. Okay naman. Nakaputol eh. Bakit na maputol? Nakaka-vlog na kami. Baka kung may nakakalam kung paano gamitin ito, comment down below. Oo nga. Ano ba? Sayang niyo. Ibog mo na yan doon over there. Bakit? Eh, free ba yan? Oo, free. Okay. Ano siya, kasama siya sa... Ayos. Sa ikaw, hindi natin na-try. Na-try mo naman yung... Pero ang ano ng iba, ginaganon lang. Na-try ko na kanina. Baka medyo matigas nga lang talaga. Anong ngipin niya kayo sa taas? Tatlo. Ito matigas. Ah. Sarap-sarap ng cake na may sa espresso. Ano, wala ba? Ano ba? Ganon. Yeah. Nasara nga ni Pwede. Pinurasan niya. Pero parang hindi naman. Hindi. Wala namang... Parang ano siya, yung tusok niya, gumuguhit. Kaya bumabalik-balik siya. Nakita ko yung talim nung ano niya eh. Ayun, pwede na. Lalakasan lang ng konti. Hello! Oh, sino panalo? Galing ni Ceci ah. Ay, ikaw yan, Seng? Oh. Video, walang yung game. Hello po. Hello po. Welcome po sa Dean Raya Campsite Review. Welcome po ulit. Ang i-review po natin ngayon ay hindi campsite, kundi isang condo sa Tagaytay. Special na nalakad natin ito dahil celebration ng birthday. Prinsesa ng pamangkin natin. Okay. So, dahil hindi naman ito campsite, hindi namin ito gigradean. Pero magbibigay po kami ng mga recommendations and comments. Ayun. Ito ay matatagpuan sa Tagaytay City mismo. Staycation ang tawag natin dito. Ano? Nag-stay tayo ng... 3 days na 2 nights. Ayun. Simulan natin sa pagpunta natin doon. Papunta pa lang kasi doon eh. Medyo adventure na dahil nag-commute tayo. Ano? Apat kami na nag-commute. So first time na namin magkakasama na nag-commute na medyo malayo-layo yung pupuntahan, destinasyon. Magmula tayo sa papuntang Cubao at papuntang PITX. Ayan. Naranasan natin. Libre pa lang sakay, ano? Sa carousel. Ano? Carousel. Hindi natin alam. Tapos ay mula dun sa PITX na nagkanda ligaw-ligaw tayo at ay sumakay tayo ng bus papuntang Tagaytay na mismo. Ayun, diretso na pala yun. Ayan. Tapos dun na kami sinundo ng aming kapatid. Gabi na tayo nakarating doon at doon sa ating staycation na ginawa ay stay lang talaga. Oo, stay lang. Mas nagustuhan pa namin mag-stay na lang doon sa bahay kaysa sa maggalagala. Ayan. Ayun.
So, dahil nga, hindi nga kami naggalagala, dahil nga masyado kami nag-enjoy sa ganda ng pinagstayan namin. During day one, yes, talagang doon tayo nag-stay sa bahay na yan. Kompleto ang bahay, ano? Kompleto. Magmula sa sala, sa kusina, at sa mga kwarto na ginamit natin, kompleto. At napakaganda ng kusina nila. Ayan, talaga namang enjoy na enjoy ang lahat, pati ang mga bata. At pag nandun ka, ay parang ayaw mo na talaga lumabas. Doon ka na lang. Eh, naka-aircon naman yun. Ano? Dalawa-dalawa ang aircon. At lalo na, at meron silang mga bata, may na-try sila na bagong first time nila na naglaro ng PlayStation. Tama ba? Yun. Nag-PlayStation sila doon. Kaya, mas pinili pa nila magstay sa bahay kaysa sa lumabas. Kumala. Eh, lumabas. Tayo naman ay lagi nang napupunta ng Tagaytay. Mm-hmm. Ang mga pasyalan doon ay madalas na narin natin na naulit-ulit na puntahan. Kaya nag-i-stay na lang tayo doon sa pinuntahan natin. Mm-hmm. Ano? Doon sa bahay na yon ay marami tayong hindi alam gamitin. Oo. Palibasa, panay camping lang tayo. Ano? Napaka-moderno na rin ang mga gamit nila, ano? At saka ang nakakatuwa doon, lahat ng space ay na-maximize. Talaga, kahit na maliit yung mismong bahay, pero parang ang luwang-luwang tingnan dahil buong space ay na-maximize nila ng gamit. Ang mga gamit ay foldable, removable, ano ba? Movable. Hangable. Nakahang. Ayan, mga ganyan. Ayan. So, dahil doon, dahil nga may mga appliances doon na first time naming nakita, medyo hindi natin alam gamitin. Hindi namin alam kung paano gamitin. Oo. Pero, syempre, dahil gustong-gusto naming gamitin, lahat naman nagagawa ng paraan. Ayun. Noong day 2 ay lumabas tayo, no? At tayo ay kumain din sa labas. Muli nating tinikman ang pinagmamalaki ng Tagaytay na Bulalo. Ayan. At pagkatapos kumain, ang mga bata ay atat na atat nang umuwi. At bumalik na bumalik na lang. Sa kondo na inahanuhan natin, pinuntahan natin. Hindi na rin nakaligo dahil sa sobrang lamig din doon. No? May swimming pool sana doon, kaso yun na nga, hindi na nakaligo ang mga bata. Kung campers ka at ikaw ay nakaranas ng staycation na gano'n, eh, maninibago ka talaga. Sobra. Pero, naisip ko kung magkano babayaran natin doon. Ano? Mukhang ang kabuuhan na ibinaya doon sa staycation natin for 3 days, ay katumbas na ng kalahating taon ng ating pagka-camping. Oo. Oo, medyo may kamahalan. So, yung iba naman na kaya, siguro, pumunta doon. Yung mga ganong lugar ay highly recommended dito sa mga magkakaibigan. At kung may pera ka naman talaga, masarap mag-stay ng ganon dahil bonding talaga, nandun lang kayo sa loob, maglaro-laro. Doon, maraming games, no? May laro ang pambata. Magluto. At kumain, wala tayong ginawa, kundi kumain. Ayun, ang dami. So, recommended dito sa family, mga ganitong gala. Kasi ang mga bata ay mabilis mapagod sa mga lakarin. Buti na lang sa ganung lakad ay merong nag-sponsor sa atin. Kaya kami nakakaranas na mag-staycation sa ganung kagandang lugar. Birthday kasi ng special girl. Ano ang masasabi mo sa birthday mo ngayon? Thank you for saying happy birthday to me. And thank you. Thank you for subscribing my channel. Goodbye. Dahil sa pag-staycation namin doon at kami ay nanibago sa mga gamit at nagkaroon kami ng moral lesson, lesson in life, ang pagiging ignorante. Ignorance, ano? Ignorance. Yun ang lesson learned natin, ano? Okay, so sisimulan ko na po about, may quotation ako nabasa about ignorance. Ito ay sinulat ni Stephen Covey. Admission of ignorance is often the first step in our education. Ayan, so syempre, lahat naman tayo ay nagsimula sa kamangmangan. Hindi naman natin alam ang lahat ng bagay. So dahil ignorante tayo sa mga bagay-bagay sa paligid natin, doon na pumapasok ang edukasyon. Kailangan mong i-educate ang sarili mo. Ayan, para malaman mo yung mga bagay-bagay na bago para sa'yo. Ayan. At meron pa akong isa pang nabasa na quotation. Ito ay,
galing kay Charlie Coach, the only way you improve is to try new things. Ayan. So, dahil nga may mga bagay na na-encounter ka na bago sa'yo, so, kailangan mo itong subukan. Kailangan mo siya subukan. So, meron nga akong nasulat. We are all ignorant from the things that are new to us. But, the only thing to be free from ignorance is to try it. So, yun yung ignorance para sa akin. Kailangan natin itong subukan. Kailangan natin itong alamin. Sa mga bagay na di naman natin nakikita, ay totoong tayo ay ignorante. Dumarating sa point na pinagtatawanan din tayo ng kapwa natin dahil sa mga bagay na hindi natin alam. Tandaan po natin, hindi po masama subukan ang mga bagay na gusto natin subukan. Ang masama po ay ipinipilit natin sa ating sarili ang mga bagay upang ito'y subukan. Laging ko rin sinasabi na kapag ikaw ay sumama sa walang alam, ay mababawasan ang nalalaman mo. Kapag ikaw naman ay walang alam na sumama sa may alam, magkakaroon ka ng kaalaman. Ayun po ang lesson learned na natutunan namin sa aming staycation na ginawa sa Tagaytay City. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng nagla-like, nagko-comment, nagsishare at nagsusubscribe sa aming channel. Opo, abangan nyo pa po ang marami naming review pa na gagawin. Ano? May mga pinuntahan na tayo at naka-line up na na-review natin. Mm-hmm. At samahan nyo pa po kami at kayo ay masisiyahan sa aming napuntahan at sa lesson na natutunan namin. Ayan. So, isishare po namin lahat ng mga lesson learned namin sa buhay na sa tingin namin ay makapag-reflect din kayo. Maraming salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's come! Routinize natin itong kaninang tawag dito? Herbs Organizer. Herbs Organizer. Kanina kasi naghahanap ako ng asin. Wala akong makita asin dito. Ayan. Ang dami naman ito. Parang herbs lang ito. Ayan. Ayan. O, saan ginagamit ang mga to? Sa ano? Pag-bake. Bake. Sa baking. Pasta. Steak. O, fennel seed. Para mapag-review. Oh, saan? Nice. Hindi natin alam. Oh, crushed mint. Mint. Oh. Down din. Hmm. Ako. Marred oram. Rosemary. Yan. Ede. Tapos, seasoning salt. Ah, ito yung salt na nakita ko. Pili ako ng sea salt. Ito. Kasi ito pinakamalapit ko. Pwede gamitin. Alam, kaya naman nalalaki ng asin. Nalalaki ng butil. Parang hindi matutunaw eh. Grabe. Ayan. Wala sa campsite yan. Nagahamon dito ng chess. No, anong nangyari? Mutik na ako magulat. Wow. Kompleto pala ng games yan. Kaya tanong games. Bakit? Huwag ko natanggalin. Hindi ko siya natanggal. Mm. Para sa akin. Huwag mo lang ang video.